Hi kids! Kamusta kayo? Ako nga po pala si Teacher Ses and kami po ni Teacher Rochella ang inyong makakasama sa pagtatalakay ng ating lesson for today. Pero bago po tayo mag-start, ano po yung kadalasan natin ginagawa? Tama! Tayo po ay mag-pray. So tara! Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa araw na binigay niyo po sa bawat isa. Salamat Lord sa pag-iingat niyo po sa amin sa nandaang linggo na to. Thank you Lord God sa kalakasan, sa kalusugan na binigyan niyo sa amin. And Lord, we pray Panginoon na ihanda mo Lord God ang mga puso ng bawat isa, especially Lord God ang mga kids Panginoon na makikinig Lord God ang iyong salita Panginoon. Bigyan mo yung bawat isa ng karunungan na mula sa iyo Lord God. And we thank you Lord God for everything Panginoon na binigay niyo po sa amin sa araw-araw. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan, ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay pinamagatang Rejoice in the Lord. Teacher, ano po ba ang ibig sabihin ng rejoice? Ayun po ba yung nilalagay sa buo? Okay, bye. Ang rejoice po sa Tagalog ay magalak. Rejoice in the Lord, magalak sa Panginoon. Tayo daw ay magalak sa ating Panginoon. At ito po ay sinabi sa Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Ang sabi doon, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang sabi naman po sa Tagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa panahon ngayon, kids, halos lahat po tayo ay nakakadanas ng matitinding pagsubok, problema sa ating buhay. And minsan napapatanong tayo na bakit pa kailangan nating magalak sa Panginoon? Or bakit natin kailangan magalak sa Kanya kung sa pagising pa lang natin sa umaga, na-stress na tayo sa dami ng gagawin sa school, sa pagising sa umaga may online class kaagad. At iyon po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kung bakit natin kailangan magalak sa ating Panginoon. Yan. So bakit nga po ba? Una, dahil ang ating Panginoon ay hindi kailanman tayo iiwan. Our God is always there for us. Para siyang salamin kids eh. Kapag masaya tayo, masaya siya. Kapag malungkot tayo, malungkot din siya. Ngunit, isa lang ang hinding-hindi niya gagawin. At ito ay ang talikuran tayo kahit na talikuran natin siya. Pangalawa, dahil po si Lord ay binibigyan tayo ng pag-asa kahit pa mukhang imposible na mangyari ito. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Kasi si Lord, binigyan niya po tayo ng strength para gawin ang lahat ng bagay na kahit imposible pa sa ating paningin. Kaya, magalak ka sa Panginoon. Pangatlo, syempre po si God ay ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng kagalakan sa araw-araw. Teacher, siya po ang magiging dahilan. Paano at bakit? Eh, hirap na nga ako sa mga problemang dinadanas ko ngayon. Pagod na nga ako sa modules ko, sa online class ko, at sa iba pa ko pang mga ginagawa, parang wala nang po ang yung aking puso na maging masaya. Siya,
si Jesus po ang magiging dahilan kung bakit tayo magiging masaya. Kasi sabi nga po kanina, di ba? Never niya tayong iiwanan at hindi niya hahayaan na mag-isa tayong humarap sa mga problema natin ngayon. Kausapin mo lang siya. Ang sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lumapit ka lang sa Kanya and ika'y magalak sa ating Panginoon. And isa rin po sa mga dahilan kung bakit tayo mag-rejoice kay Lord, dahil siya lang ang tunay nating kaibigan. Period. And ngayon kids, dahil alam nyo na po kung bakit tayo kailangan mag-rejoice kay Lord, ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano tayo magagalak sa Kanya. Maybe you are asking yourself right now kung ano yung mga gagawin nyo para mapakita na ika'y nagagalak sa ating Panginoon. Una, syempre po, siya ang unahin natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating gagawin. Gawin natin si Lord na number one, gawin natin siyang priority. Sa pagising po natin sa umaga, tayo ay mag-pray, unahin natin siya sa lahat ng ating gagawin, and sa bawat oras, never ever natin siyang kakalimutan. Next, siya po ang gawin nating dahilan kung bakit tayo happy, kung bakit tayo masaya. Si Lord naman kasi talaga, kids, ang dahilan, ang reason kung bakit tayo nakakaramdam, nakakaranas ng kagalakan kahit pa tayo rin ay nakakaranas ng mga problema. Pangatlo, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sa panahon talaga ngayon, kids, no, ay madali po tayo makaranas ng kalungkutan. And nais lang na i-remind sa'yo ni Lord na kahit anumang pagsubok, anumang problema ang dinaranas mo ngayon, sa school man yan, maraming activities, maraming modules, at nawawalan tayo ng pag-asa, lagi lang natin tatandaan na andyan si Lord. Andyan siya, nagagabayan ka, tutulungan ka sa lahat ng iyong gagawin. And isa rin po sa mga dapat nating gawin ay ang maging connected kay God. Eh teacher, paano po? Tayo yung magiging connected kay God sa pamamagitan po ng pag-pray, tama, at ng pagbasa ng Kanyang salita. At ngayon kids, dahil malinaw na po sa inyo kung bakit at paano tayo magalak sa ating Panginoon, ngayon naman, ito yung oras para gawin nyo ang sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always." At ngayon, sabihin nyo na po sa inyong sarili na, simula ngayon, ako'y magagalak na sa aking tunay na kaibigan, sa aking Panginoon. At ngayon naman po, ay dadako tayo sa ating memory verse. Teacher Rochella? Hello kids! Ang verse natin ngayon ay makikita sa Philippians 4 verse 6. "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." In this verse, God is reminding us that we do not need to worry about anything, but let us talk to Him through praying, through prayers. And sa anumang pagkakataon and situation sa ating buhay, we can always talk to God, we can always pray to Him. And if we pray to God, He will always answer and He will always hear our prayers. So kids, don't forget to always pray to God. Again, our verse is in Philippians 4, verse 6. Thank you po, Teacher Rochella. At ngayon naman, kids, maaari nyo na pong sagutan ang inyong Yay Quiz. Pwede nyo po itong isulat sa inyong papel at picturean and isend nyo po ito sa ating GC or EPM po kay Teacher. Ayan! So ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Tayo po ay umuko, pumikit at manalangin. God, nagpapasalamat po kami sa mga tinuro mo sa amin sa araw na to. Dalangin ko po na ang inyong mga anak ay maunawaan ito at maisagawa ito sa kanilang buhay. And I pray God na
ang lahat, Panginoon, ang nakakaramdam, Lord God, ng kalungkutan, Panginoon, or kung sino man po, Panginoon, ngayon, Lord God, ang nakakaranas ng sakit, karamdaman, I pray, Panginoon, we pray, Lord God, na pagalingin mo po yung bawat isa. And dalangin po namin, Lord God, na bigyan mo po yung bawat isa ng kalusugan sa kanilang pangaraw-araw. And dalangin po namin na ikaw po ang siya mag-ingat sa amin, maggabay po sa amin sa araw-araw. So, po ang papuri pa, salamat. Thank you, Lord God, sa pagsama mo po sa amin sa aming Sunday school. Sa'yo po ang papuri. Sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan, kids. Thank you po sa pagsama nyo sa amin. Simula sa una hanggang sa dulo. Lagi nyo lang pong tatandaan, rejoice in the Lord always. Ayun lamang, kids. See you next Sunday. Bye-bye.